Sa mga balitang mayroong pag-asa, mission trips ng Southern Luzon at Cavite Missions, pagpapala sa buhay at ministry ng Adventist Young Professional, mainland music seminar nagdulot ng kapakinabangan sa kakayahan sa musika at pag-awit ng SCLC Music Ministry Leaders. Solo Parents Convention idinaos ng Palawan Mission para bigyang pansin ang kapakanan ng mga balo at single parent. Vacation Bible Experience, masayang kinasangkutan ng mga bata sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church, Taguig. Mga Adventista sa buong Albay, Bicol, masayang nagtipon sa Mid-Year Federation Fellowship. Medical at Dental Mission, buong siglang ginampanan ng mga Adventista sa Anda, Pangasinan. Retreat at Training Seminar, biyaya sa pagtatalaga at paglilingkod ng Adventist World Radio Broadcasters sa Occidental Mindoro area. Lahat ng yan, iahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Mahalagang pagpapalang itinuring ng Southern Luzon Mission Adventist Young Professionals ang mission trip nila sa Virac, Catanduanes. Sa temang limitless, sila ay nagkaroon ng pagkakataong maglingkod sa kabila ng kanilang busy work schedules. Ang iba pang mga biyayang kanilang naranasan at tinanggap sa pakikisangkot sa nasabing mission trip, tunghayan sa balitang may pag-asang hatid ni James Matthew Burse. Limitless, iyan ang naging tema ng Bicol-wide mission trip na isinagawa ng mga Adventist Young Professionals dito sa Virac, Catanduanes. Narito ang aking ulat. Mula sa isang pag-aaral sa mga young professionals, ang mga millennials at Gen Zs, 61% or 6 sa 10 ay nakararanas ng stress at burnout sa trabaho. Samantalang 1 sa 3 or 34% ng mga individual na may edad 40 pababa ay nakararanas ng krisis sa kanilang mental health. Yun, yung isang mga struggle na kung paano ko ipagsasabay yung works as a young professional, as a nurse, and yung sa church naman, yung gagawin sa church. Para sa akin, ang ideal na life is yung everyday ako nakakapag-ministry. Pero unfortunately, sa work ko, wala akong way para mag-ministry. Kaya sa isinagawang pagtutipon ay pinagtuon ng pansin ang work-life balance at ang pagiging liwanag nila sa kanilang mga workplaces. Actually, dito sa mission trip, nakakasama natin yung mga young professional na busy sa kanilang mga trabaho. Hindi pala hadlang yung pagiging busy para gawin ang ating makakaya, yung best natin, para marami tayong mga taong masakluluhan, matulungan, may dalangin, at syempre mabigyan ng pag-asa. Bukod sa mga spiritual at social activities, nag-abot din ang tulong ang mga delegado sa residente ng Barangay Kumagaykay, San Andres, Catanduanes. Napakalaking tulong po talaga dito sa amin kasi talagang ang mga kabarangay namin is talagang kumbaga walang-wala talaga yung iba. So, napakalaking pasasalamat dahil po may sinugo po ang Panginoon dito sa aming Barangay Kumagaykay. Mahigit 100 benepisyaryo ang nabigyan ng libreng medical at dental services, blood sugar test, libreng mga gamot at vitamins, at maging mga mental health lectures at masahe. Sa 100 ng mga pasyente na amin na paglingkuran dito sa Kumagaykay, San Andres, Catanduanes, isa nga si Nanay Herminia Manlangit sa amin na pagsilbihan. Ako'y nagpapasalamat dahil sa mga gamot na binigay nila sa amin. At tapos, nalaman ko ang mga aking sakit. Maraming salamat. Ang mga serbisyo nila sa amin, okay. Nagsagawa din ng outreach program at children's program ang ilang mga kabataang profesional. Ang maganda dito po ay nakapaglingko din tayo sa publishing ministry sapagkat pag-uwi nila, meron silang dadadalang mga babasahin. Ang ating mga YPs po ay umikot pa sa barangay para magbigay ng mga pulyeto, mga babasahin. Sa maikling panahon ng pamamalagi ng mga YPs, sa magandang pulong lalawigan ng Catanduanes, kanilang namasdan ang hindi lamang ang ganda, kundi ang aral mula sa isla.
This is an eye-opener. I'm here actually for just for the purpose of being of service for the medical mission. But I'm so glad that I came. Ibang experience siya. Parang mas lumalim pa yung relationship ko kay God. Makipag-communicate with other young professionals para makita kung paano nila pagsasabay yung work nila at yung missionary, kumbaga. So we are a limited person, but with the unlimited gift na na-receive natin from God, we can do everything. Gaya ng lawak ng karagatan at kalangitang natanaw mula sa isla, naibunyag sa mga nagsipagdalo ang kanilang potential na maging limitless, hindi lamang sa kanilang profesyon, kundi sa paging ilawan sa kanilang mga kaibigan at pinagsisilbihan. Mula dito sa Binurong Point, Ginsaanan, Baras, Catanduanes, teritoryo ng Southern Luzon Mission at may layo ni makapaghatid ng mga balitang may dalang pag-asa, James Matthew Burse, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nakibahagi ang Adventist Young Professionals sa mission trip na isinagawa ng Cavite Mission. Ang naturang mission trip ay masasabing nagkaroon ng mahalaga at malaking bahagi sa pag-unlad ng mga kabataang profesional sa kanilang pakikisangkot sa gawain at paglilingkod ng simbahan. Ang kanilang masayang mission trip experience, balitang may pag-asa ni Rex Dominic Perico. Ginanap sa kauna-unahang pagkakataon ng Cavite Mission Young Professional Mission Trip and Denominational Tour na may temang CMYP Go Forth, na kung saan nagtipon-tipon ang mga kabataan sa pangunguna ng CMYP officers. Ang programang ito ay may layunin na isangkot ang mga kabataang nabibilang sa young professionals sa mga napiling mission project tulad ng medical mission, orphan care ministry at church building project, gayon din na mabisita ang mga institusyon ng Seventh-day Adventist gaya ng Adventist International Institute of Advanced Studies, 1000 Missionary Movement at Southern Asia Pacific Division Headquarters. Ginanap ang unang programa sa isang private resort na kung saan ginawa ang Shabbat Feast na pinagsaluhan ng lahat at nagkaroon din naman ng getting to know upang lubos na magkakilanlan ang mga kabataan. Ang Cavite Mission Young Professionals Mission Trip ay isinagawa upang ang mga young professionals ay makibahagi at maging ilaw din sa iba, sila mismo personally ay maka-experience ng pamimigay, pagkakaroon ng personal encounter sa community sa pamagitan ng paggamit ng kanilang mga talento. Ito po ang programang ito ay panimula upang maanyayahan ang kapwa namin mga young professionals na bagaman tayo ay busy, kung saan man tayo naroon, ay maaari din tayong makiisa at makibahagi sa mga ganitong gawain. Upang isagawa ang pagsamba sa araw ng Sabat, nagtungo ang mga YP at Amicus PCM sa SSD Worship Hall at sa pamagitan ng Sabat School at Youth Ministries Director, nagkaroon ng panawagan sa mga kabataan upang makiisa sa pagdadala bawat individual ng isang kaibigan mula sa trabaho o sa paaralan palapit sa ating Panginoon. At noong hapon ay naghanda ang lahat at nakilahok sa gift-giving sa mga bata sa orphanage. Baka sa mukha ng mga batang ito ang tuwa sa kanilang mga natanggap na regalo at sa mga bagong awiting kanilang natutunan. At noong kinagabihan ay nagkaroon ng commissioning program sa 1000 Missionary Gymnasium upang ipanalangin ang mga kabataang dumalo para sa kanilang patuloy na pagpapagamit sa gawain at paglago kay Kristo. Sa araw ng Linggo ay nagtungo ang mga kabataan sa Rosario, Cavite upang makiisa sa isang medical mission na isinagawa na kung saan ay naghandog sa komunidad ng libreng check-up, BP at iba pa. Isa sa pinaka-highlight na bahagi ng programa, ang paglibot ng mga kabataan na mala-travel around the world sa Torres Farm na ikabite at tinapos ang mission trip ng closing ceremony at ang mga kabataan ay umuwi nang busog ang kanilang puso sa gawain at sa salita ng Diyos. Ako'y natutuwa sapagkat ang pagsali sa mga ganitong mission trip ay makakagain po tayo ng mga bagong kaibigan at the same time ay mapapalakas po ang ating mga pananampalataya sa mga maririnig po nating mga messages sa mga speakers sa ating mission na ito. And so,
Sa palagay ko, ito ay isang karangalan at kalooban ng Panginoon na mas lalo po tayong mapatatag ang ating pananampalataya at maging mapalapit sa Kanya. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa ay patuloy na naisasangkot ang ating mga kabataan sa gawain ng ating Panginoon. Mula rito sa Southern Asia Pacific Division Headquarters, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, I am Rex Dominic Aferico, nag-uulat para sa NPUC Hope Today News. Matagumpay na idinaos ng South Central Luzon Conference ang Mainland Music Empowerment Seminar sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City. Ito ay ginanap upang mas lalo pang pagyamanin ang kakayanan sa musika, pangunguna at pagkanta ng music ministry leaders sa buong SCLC territory. Ang kabuuang detalye nasa Balitang May Pag-asa ni Desiree Fabiala. I will go with my talents. Isinusulong ng South Central Luzon Conference ang panghihikayat at pagpapalakas ng paglilingkod sa pamamagitan ng musika sa mga Adventista ng Timog Katagalugan. Sa pamamagitan nito, nagkaroon ng musikal na programa ang konferensya na may temang Mainland Music Empowerment. I will go with my talents, be his witness, na ginanap dito sa Literature Ministry Seminary, Bugtong, Lipa City. May bilang na halos 200 music ministry directors, associate at song leaders ng Timog Katagalugan ang nagsama-sama sa ginanap na programa ng komperensya. Ito ay upang linangin ang mga kakayahan ng mga kapatiran sa pag-awit at upang maging kapaki-pakinabang sa gawain. Ang buong maghapon ay napuno ng mga lektura patungkol sa pag-awit at paggawa ng musika na naaayon sa kalooban ng Diyos. Isa pong natutunan ko po nung umpisa ay yung kailangan may proper decorum dahil ang sinasamba po natin Diyos ay worthy ng praise and worship. Therefore, kailangan maayos maski sa pagharap pa lang natin dahil it's the beginning of the worship. So everything that should start in a manner of worship to the Lord. Nilalaman ng programa ang mensahe ukol sa perspektibo ng mga Adventista sa musika. Yan ang ating pangahawakan, mga kapatid. Kaya pag sinabing music, ay taas kami ng kamay. Ayon sa tagapagsalita, makikilala sa mga tugtugin, awitin at himno ang katangian ng mga taong sumasamba. Gayunpaman, patuloy ang panghihikayat sa mga may talento na gamitin ang musika sa pagbuo ng mga awiting tungkol sa ebanghelyo at mga aral. This is important to us to learn more about music, to learn more about strategies about music. Importante din yung pananamit. Hindi lang sa music yung pananamit natin, mga musician. Paano tayo magsiservice sa Panginoon kung ang pananamit natin ay hindi kaya-aya. So, sa buong Sabado ay tinalakay ang mga lektura patungkol sa pangunguna sa makalangit na pag-aawitan. Nagkaroon ng diskusyon kung paano ipepresenta ang sarili bilang mga awit na magbibigay ng kapurihan at pagsamba sa Panginoon. Bukod pa rito, pinaalala ng programa ang kahalagahan ng musika bilang pagkakakilanlan ng mga Adventista. Samantala, sa pagnanais ng South Central Luzon Conference na palakasin at palawakin ang kaalaman at talento ng bawat isa, patuloy nitong hinihikayat ang bawat may talento na ilaan ito sa gawain ng Panginoon, anuman ang kakayanan, kasarian at edad. Gusto ko pong pasalamatan ang Panginoon sa kabutihan at sa tagumpay ng programang ito na isinagawa ng Music Ministry Department ng ating pong South Central Luzon Conference. Ang isa po sa mga objectives ng ministry po na ito ay upang ang ating mga song leaders at ang ating mga music ministries leaders ay ma-empower ang kanila pong mga gifts na ipinagkaloob ng ating pong Panginoon. Ang musika ay manalangin ay naawit ng puso. Tayo ay magsiawit na may kapurihan, magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat, pagkaingay ng may kagalakan sa kanya ng may pag-aawitan. Sa pamamagitan ng mga talento, nawa ay makapagbigay ito ng kapurihan sa Panginoon upang maging instrumento sa patuloy na pagsulong ng kanyang gawain hanggang sa muli niyang pagdating. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Desiree Fabiala, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Pinangunahan ng Palawan Mission Adventist Family Ministries ang Solo Parent Convention na idinaos sa Puerto Princesa City. Ang nasabing convention ay isinagawa upang magbigay ng sigla, lakas ng loob at panibagong inspirasyon sa buhay at pakikisangkot ng mga kapatid na balo at single parent.
Ang balitang may pag-asa ihahatid na ni Eugene De La Cruz. Kabataan, kababaihan, kalalakihan, matatanda at married couples, ilan lamang sa mga grupong madalas na nagkatipon upang magpalakasan. Ngunit gaya ng hindi paglimot ng Panginoon sa mga balo at nag-iisang nagtataguyod ng mga pamilya, sila'y muling tinipon ng Family Ministries Department ng Palawan Mission sa isang solo parents convention. Dala ang parera lang, I will go be his faithful witness. 50 mga widows, widowers at single parents ang naging bukas sa kani-kanilang mga pinagdaraanan. Mapabata man o matanda, sabay-sabay tinanawang kabutihan ng Diyos sa kanilang mga natatanging karanasan. Ang natutunan ko sa seminar na ito ay marami nakakapagbigay sa akin ng lakas ng loob sa mga dinaranas nating problema sa buhay, sa pag-handle ng pamilya at lalong-lalo na mapalapit tayo sa Panginoon na kahit ay nawala o iniwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Katuwang ng Palawan Mission ang grupong The Apple of God's Eyes sa pagsasagawa ng programang ito. Naging pangunahing tagapagsalita si Dr. Evelyn Alcoriza kasama ang iba pang miyembro ng kanilang grupo sa paghahatid ng mga lektura at cooking demo. Apple of God's Eye was organized a year ago. The members are Seventh-day Adventists, widow, widowers, and single parent. So ang objective nito primarily is to nurture yung spiritual life ng mga nagigrieve na mga members namin. The most important thing is to bring them back to the church, encourage them, and we invite them, no, to take part sa ating church activities, not only in the church, but also in the community as well. Napuno ng emosyon ang mga makabuluhang kwentuhan at masasayang talakayan. Kasama sa buong programa si Pastora Mil Rey bilang kanyang huling paglilingkod sa departamento bago tuluyang ipagkatiwala kay Pastor Job Familiar bilang bagong direktor ng Family Ministries Department at siya rin namang dumalo upang sumuporta. Itong solo parents convention na isinagawa dito sa Country Bloom ay naging daan po para magkakalapit-lapit pa ang mga solo parents na similar or pariho ang kanilang pinagdaraanan. At kaya nga, kagaya ng ginawa na po nating activities, pwede po natin itong i-share sa ating community yung pagpapahalaga sa kanila, pagbibigay ng panahon na makadaupang palad sila at magbigay din ng moral, spiritual, emotional support ay napakahalaga. Naipaalala sa bawat isa kung gaano kaliyag sa Panginoon ang sinuman at kung ano man ang pinagdaraanan. At kahit kailanman ay hindi niya nalimot. Kadahilan ang nagpasabik sa bawat isa sa mga darating na araw na siya'y kasama. At hanggang sa kanyang muling pagparito. Mula rito sa Puerto Princesa City, Palawan, ako po si Eugene Joy De La Cruz, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today NPUC News. Naging masaya at pinagpalang karanasan para sa mga bata ang kanilang pakikisangkot sa Jasper Canyon Vacation Bible Experience na pinungunahan ng Children's Ministries Department ng Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church, Taguig City. Tunghayan ang masasayang ngiti ng mga bata sa nasabing VBX program sa balitang may pag-asa ni Cherry Silapan. Nasa humigit kumulang 50 mga bata ang araw-araw na dumalo sa Vacation Bible School na pinangunahan ng Children's Department sa Signal Rooftop Seventh-day Adventist Church. Sang-ayon sa temang itinakda ng World Church na Jasper Canyon, where every kid is treasured by God. Baka sa mukha ng mga bata ang galak na makadalo sa nasabing aktibidades, kung saan sila itunuruan ng mga kwento mula sa Biblia. Nagkaroon din sila ng pagkakataon na mahasa ang kanilang pagiging malikhain sa pamamagitan ng paggawa ng mga munting sining. Ang programa na ito ay magandang pagkakataon para sila ay matuto na makipaghalubilo sa iba pang mga bata. Simula pa ng una, ang VBS ay isa na sa pinakamahalagang mga paraan upang maturuan ng mga bata tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ito rin ay mainam at epektibong paraan upang matulungang mapalapit sa Panginoon ang mga magulang ng mga batang dumadalo. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako po si Cherry Silapan, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Napuno ng saya at pagpapala ang mid-year fellowship na idinaos ng mga Adventista sa buong Albay, Bicol. Ang nasabing Federation na Fellowship ay kanilang ginanap
sa Ligao City kung saan magkakasama nilang pinuri at pinasalamatan ang Diyos sa lahat ng biyayang kanyang kaloob sa nakalipas na kalahating taon. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Christian Ed Bonggon. Nagkaroon ng major fellowship ang Federasyon ng Albay dito sa Ligao City na may temang I Will Go Be His Witness with My Church. Ito ang aking ulat. Mga awit ng papuri, mga patotoo ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos at mataimtim ng pananalangin para sa patuloy na gawain ang pinagsalusaluhan ng bawat isang dumalo sa Major Federation Fellowship sa probinsya ng Albay. Sa loob ng kalahating taon, habang abala ang mga anak ng Diyos sa kanya-kanyang gawain sa loob at labas ng iglesia, ay patuloy ang pagbuhos ng pagpapala sa pamilya, trabaho, pag-aaral at kanya-kanyang paglilingkod. Kaya naman, isang malaking pagtitipon ang isinagawa sa Ligao City upang ang apat na distrito ng Albay ay magsama-sama sa pagpuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Na yung mga kapatiran sa buong Albay ay paminsan-minsan ay magkatipon-tipon, magkakilala at magkakaibigan at magkasama-samang makikinig ng salita ng Diyos. At ganitong paraan ay nararanasan ng mga kapatiran na tayo talaga ay isang grupo na merong mensahe na kailangan ipaabot sa ating lugar. Ako po ay natutuwa at nakikita sila ang mga leader ng iglesia at sila ng mga kabataan na sila rin ay nagpa-participate sa ating programa sa pag-suporta sa ating ginagawang mid-year fellowship dito sa probinsya ng Albay. Ang buong Sabbath ay naging pagpapala sa pagpapaalala ng personal at malalim na bahagi natin sa pakikiisa sa gawain. Ang naging impact nito ginawa nating Federation Fellowship sa aking sarili ay nakapagpalakas or nakapagpabuhay ulit ng aking pananampalataya kasi paminsan tayo nanghihila din. Ang personal at corporal commitment ay binigyang diin na nagpapatunay ng bawat individual, bata, kabataan at mga magulang ay mayroong mahalagang gampanin sa ikatatapos ng gawain ng Diyos dito sa lupa. Our relationship depends upon how we commit and the success of our commitment depending upon how we trust our God. Lungsod ng Ligao, teritoryo ng Southern Luzon Mission at may layuning makapagatid ng balitang may dalang pag-asa. Ako po si Christian Edrusin Bunggo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng medical at dental mission ang Adventist Community Services sa Anda, Pangasinan. Sa tulong at suporta ng Northern Luzon Mission, SEND International at Western Pangasinan District, hatid nila'y libreng medical check-up, minor operations, pagtutuli, mga gamot, pagbubunot ng ngipin at iba pa. Ang kanilang masayang paglilingkod, balitang may pag-asa ni Pastor Benjamin Dotimas. Ginaganap po dito sa Anda, Pangasinan ang isang medical and dental mission na ito'y pinangunahan po ng atin pong mga kapatiran, Adventist Community Services ng Karot, Anda, Pangasinan. Ang programang ito ay may layuning mapaglingkuran mga mahihirap, ikahos at walang sapat na salapi para sa pagpapagamot at pangangalagang pangkalusugan. Nagkaroon ng libreng konsultasyon sa doktor, libreng pagtutuli ng mga bata at minor surgery. Nagkaroon din ng libreng pagbubunot ng ngipin at marami pang iba. Nagbigay din ng mga libreng vitamins, gamot at iba pa. Napakaganda po nitong programa ninyo kasi po nakakatulong po kayo sa marami. Siguro po, masasabi ko talagang napakalaking tulong kasi kumpleto na po yung gamot, may mga gamot po dyan. Tapos puso ko ako nagpapasalamat sa Miss Northern na ito dahil marami po sila yung natutulungan. Nakatulad kong mahirap lang na walang ganong may biling gamot. Matagumpay na inilunsad ang gawaing ito dahil sa pagsasanib pwersa ng ACS, ENLA, LGU ng ANDA, lalo't higit sa mga volunteers na nakiisa at nakipagtulungan sa napakagandang edikain nito. Napakagandang pagkakataon, opportunity na kami po ay mga volunteers ng mga women's group at yun po ang naging daan para ma-disseminate sa mga women at sa mga families nila. Ito rin ay isang pagkakataon upang maibahagi ng Iglesyang Adventista sa komunidad ang kapakinabangan ng Adventist Healthy Lifestyle.
Itong medical mission na ito, Pastor, ay dati nang ginagawa para makatulong sa community at ma-i-share natin yung mga health practices sa ng ating church according to the teachings of the Bible and Mrs. Ellen G. White. Sa umagitan nito ay may pakikilala rin naman ang pinakadakilang manggagamot na walang iba kundi ang Panginoong Hesus sa umagitan ng gabi-gabing pag-aaral ng kanyang salita. Ito po ay isang preparasyon para po sa nalapit na simultaneous crusade. At kami po ay umaasa na ang dakong ito ay patuloy pong mapaglilingkuran at patuloy pong mabahagian ng katotohanan at patuloy din na sila po ay mailapit sa paanan ng atin pong Panginoong Diyos. Layuning magatid ng balitang may pag-asa, Benjamin Dotimas para sa Hope Today in PUC News. Masayang nagtipon at sumailalim sa pagsasanay ang mga Adventist World Radio Broadcaster, missionary at volunteer sa Occidental Mindoro area. Ang nasabing training ay bahagi ng kanilang retreat na naglalayong panatilihing buhay ang kasiglahan at dedikasyon sa paglilingkod ng mabutihing mamamahayag. Si Myra Jim Tanyedo para sa Balitang May Pag-asa. I will go, Beast Witness Through Baptism. Iyan ang tema ngayon ng isinasagawang retreat, training and seminars ng mga broadcasters, missionaries and volunteers ng AWR dito sa Occidental Mindoro. Lalong pinaigting ang samahan at pinalalim ang relasyon sa isa't isa, lalo't higit ang paglilingkod sa Diyos sa programang ito na pinanukala. At ngayon, ito ay natupad noong ika-isa hanggang ika-tatlo ng Setyembre taong kasalukuyan dito sa Country Woods Resort sa Blayan, Occidental, Mindoro. Nangibabaw ang pagpapala at pangangasiwa ng Diyos na bagaman hindi ganun kaganda ang naging panahon, naging maluwalhati naman ang pagdating ng mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng Occidental, Mindoro. Kaya yung paghahanda ay talagang nahihirapan po tayo, pero ganun pa man ay rain or shine ay talagang determinado ang Occidental Mindoro. Ang ating pong mga dumalo ay nasa 100 po na mga broadcasters at kasama na po yung ating mga missionary. Kaya purihin natin ang Panginoon na ito po ay naging matagumpay at marami pong natutunan ng ating mga broadcasters. Naging panauhin sina Pastor Rosseller Zamora, AWR Project Coordinator Philippines, at Pastor Neptali Popue, AWR Coordinator Mindoro Island Mission. Kasama rin sa nasabing programa ang MIM AWR Core Group at ang mga district pastors. Ang layunin ng retreat na ito na ginagawa sa kasalukuyan ng mga broadcasters dito sa lalawigan ng Occidental Mindoro ay upang magkaroon ng inspirasyong muli ang mga broadcasters. This is a retreat, so sila po ay nagkakaroon ng mga activities kung saan muling nare-revive ang kanilang spirito. So dito sa ating isinasagawang programa ay nalilinang ang mga broadcasters, the same time yung mga kapatiran na umattend ngayon, makita nila yung kanilang role na dapat gampanan, samantalang ating sinusulong ang gawain sa himpapawid. Kita sa mga ngiti at reaksyon ng mga delegado kung gaano kalaki ang pagpapala sa programang inilunsad. Kaya napakalaki ng impact nito sa akin sapagkat dito ko natutunan kung paano ang pag nagpo-broadcast, lahat ng iyong sasabihin at ang unang-una talaga sa Panginoon kakakapit upang sa ganun ang lahat ng sasabihin mo, ang lahat ng bibitiwan mong salita ay ito ay manggagaling sa kanya at tumanim sa puso ng bawat isa na makikinig sa atin. Sa bandang huli, may ilang hamon para sa lahat ng nakisangkot sa banal na gawain. Sa aking mga kapwa broadcasters, patuloy kayong hinahamon na magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon sa magitan ng pagbibigay ng mabuting balita through radio ministry sa kabila ng maraming hamon, alalahanin at pagsakripisyo natin sapagkat ang Diyos ang mabibigay sa atin ng gantimpala. Mula rito sa Sablayan Occidental Mindoro, para sa Balitang May Hatid Pag-asa, ako si Myra Jim Tanyedo para sa NPUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga update sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, sa DZRJ at DZRH.
Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigan news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUC News sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana at ito ang Hope Today NPUC News.